Nasa 400 pesos ang itinaas sa bayarin ni na Dayan ngayong buwan kahit bumaba pa ang konsumo nila. Gusto mang kustyunin, aminado si Dayan na kagaya ng karamihan sa mga consumer, hindi nila naiintindihan ang charges na sinisingil sa kanila ng Meralco. Sa amin kasi hindi na namin iniisip pa kung saan ang galing. Basta yung makita lang namin yung due date at saka yung amount ng bill, yun na yung pinag-aanuhan namin, pinaghahandaan namin. So bayad na lang tayo ng bayad? Bayad na lang ng bayad. Pero may mga tao ring alam ang kwentahan ng singil sa kuryente, kagaya ni dating Energy Regulatory Commissioner Alfred Dunon na naninindigang ilang taon ng sobra-sobra ang sinisingil ng Meralco sa mga consumer. Kahit dinesisyonan na ng ERC na tama ang average rate ng Meralco at porsyento ng kita mula 2012 hanggang ngayon, kahit kasi ang rekomendasyon ng mga ekspertong kinuha ng ERC ay nasa 8-9% lang ang porsyento ng kita, halos 15% ang inaprubahan ng komisyon, kaya lumaki rin ang average rate ng Meralco, bagay na kinwestiyonin noon sa Court of Appeals. More or less, mga 1.05 lang ang dapat na allowed rate ng Meralco. Hindi 1.35. 160 billion ang equivalent for that particular period. Ngayon, nagbalik sila ng 48, may balansi pang 112 billion. Dalawa ang hirit ng company noon sa CA. Ang option ng Court of Appeals ay number one, sila mismo ang magtama ng desisyon ng ating Energy Regulatory Commission, or ikalawa, ibalik ito sa ERC at sabihin kung paano ito itatama. Hindi pa natatanggap ng Meralco ang petisyon ni Non, pero kini-question nila ang motibo ng dating commissioner. Sa tingin namin, may iba siyang motibo kung bakit niya ginagawa. Kasi ngayon niya lang ginagawa ito kung kailan tapos na siya sa termino niya. Kung hindi ko naman i-share sa iba yung nag-experience ko, alam kong mali, pero wala akong ginawa, hindi naman siguro ko makakatulog nun. Nanindigan ang Meralco na tama ang kanilang rate at wala silang dapat ibalik sa mga consumer. Tama ang ERC sa kanilang naging desisyon kasi nga walang naging rules nung lapse period. So the ERC properly exercised their quasi-judicial function, no? And by virtue of the police power of the state to decide on the case. Hindi naman nagulat si ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta na kinwestiyon ni Non ang ERC decision sa CA dahil ito na lang ang natitirang opsyon ng mga kumikwestiyon sa hatol ng komisyon. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.